Ito mga guys, ang madugo, matrapik sa may Bonifacio Global City. Dahil na tuwing gabi, mga guys, rush hour, ito talaga mga nangyayari ito sa may Bonifacio Global City. Well, kung handa kayo makipagsampalaran tuwing gabi, ito naman ang bawat mga kalsada ay open para sa ating lahat mga guys. Pero kung kayo naman ay walang traffic, ayaw nyo maging mabiktima ng traffic sa lansangan. Well, you have to let the hours pass. Kapag ka hindi na rush hour, pwede naman kayong pumiyahe mga guys. Pero alalahanin nyo mga guys ha, kapag ka traffic, kailangan nyong maging optimistic when it comes to driving ability. Kasi baka mamaya mga guys nagkadikit-dikit na kayo dyan, baka mamaya masagi kayo sa ibang masasakyan, kayo ay maaabala. Kaya iba yung pag-iingat para sa inyong lahat ang nagmula sa aking paalala. No, para maging safety ang lahat. Kahit na minsan merong mga ibang driver na nakipaggitgitan, pero hindi tayo kailangan makipagsabayan, dahil kung sakali mang makipagsabayan ka na ayaw mong masingitan, ayaw mong maungusan, nakipaggitgitan ka rin, well, baka sakaling kung kayo ay magkasagian, maaabala lang kayo pareho. Meron din naman na ikaw very defensive driving, nag-iingat ka, tapos kung maaari pa lang na ikaw na lang umiwas sa motorista na nakikipagsingitan, gawin mo na lang 'yon. Kasi kung sakaling wala kang nasa lugar ka nga, nasa right of way ka nga, tapos ngayon ayaw mo magpatalo doon sa may gumigit-git, sumisingit na mga sasakyan, well, maaabala ka pa rin mga guys, no? So, mas maganda pa rin talaga na hindi tayo, pwede pa lang maiwasan mga guys, ayun ang pinaka-the best sa lahat. Iwasan natin ang tayo ay ma-involve na sa anumang sagian mga guys na ibang mga sasakyan, no? Napakahirap, malaking abala mga guys, mga ka-channel. Alright. Ayan. So ito nga ngayon, nasa Bonifacio Global City tayo ngayon mga guys. Kaliwa kanan, lumingon. Kapag ka merong motorcycle riders na dumaan, ayan, may dumaan na motorcycle riders, tansya mo naman sasagi ka, tupiin mo kaagad guys, para hindi ka masagi ng motorcycle riders. Ayan. Dahil kapag ikaw ay masagi ng, kung sakali mo masagi ka ng mga motorcycle riders mga guys, kakawayan ka lang nun. Kaya wala na tayong magagawa, alam nga naman nahabulin pa natin yun. No? So that was the attitudes of the other motorcycle riders. So dito pa lang yan mga guys ha. Grabe yung traffic yan. Hindi talaga natin maiwasan. Ang mga nanggagaling dito sa may S-Lex, ang mga nanggagaling dito sa may C5, ang mga nanggagaling dito sa may International School Manila, ISM, ang mga nanggagaling dito sa British International School, yung mga nanggagaling dito sa may Everest International School, Everest Academy, ayan, maraming sasakyan dyan, mga volume, so uwian sa kanya-kanyang parte, ng kanilang mga lugar.
For example, na lang dito sa may Makati City Central Business District, papasok sila dyan. And the rest of the motorist going to EDSA. Kaya yan mga guys, no? Dito ang pinakadaanan nila sa Bonifacio Global City. That's why hindi talaga tayo makaiwas. Even mga guys, ha? Even not rush hour. BGC is always comes with heavy traffic because a lot of volume of the motorist going here inside. At syempre, ito yung pinaka-pass-through nila, no? EDSA, Makati, Pasay, Paranaque, Mandaluyong City, Pasig City, going to Taguig City, and then Taytay Rizal, and the rest of the part of neighbors of the Metro Manila. So maraming volume. So ayun talaga, ito ang parte ng paglago ng ating ekonomiya, dahil ang mga volume ng mga sasakyan, ayan, alam nyo ba kung sino ang mga nakasakay dyan sa bawat mga sasakyan? Ayan, staff ng bangko, manager ng bangko, negosyante, mga call center, no? Mga saan-saan pa, no? Kaya yan, ang mga sasakyan na yan ay mga parte sa ating, sa paglago ng ating ekonomiya. The same time mga guys, kumakarga yan ng bawat mga kapag nata-traffic, gumagastos na maraming gasolina, bibili na naman ng gasolina, kukuha na naman sa ibang bansa, mag-i-import na naman sa ibang bansa, pupunta na naman dito sa ibang bansa para i-consume na naman, no? Mga guys, pero syempre malaking problema yan kapag ka-traffic, mga guys, ang mga nasasayang nating mga gasolina, time, 'di ba? Maraming nasasayang kapag ka-traffic. Pero wala tayong magagawa, mga guys, yun ay talagang parte ng ating pamumuhay sa araw-araw na ma-traffic dahil sa volume ng maraming sasakyan, mga guys. Isang kanto lang yan, mga guys, ha? All over the Philippines. Ganyan naman nangyayari paggabi. Not only here in the Philippines, but then at the other country and the whole world, mga guys, ay ganyan na nangyayari. Mga pagsatuwing rush hour in the evening or also rush hour in the morning, mga guys, yun talaga ang bawat mga lansangan. Napakasikip, napaka-traffic. So, yun mga guys, lagi kong pinapaalala sa inyo, saka kung kayo ay laging naliligaw sa aking munting channel, kayo ay maglaan ng maraming oras. Dahil kung kayo ay maglaan ng maraming oras, mga guys, pag ma-surprise kayo ng traffic, well, hindi kayo apektado kasi flexible ang time nyo, mga guys, no? Ayan. So, kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Kung kayo man ay nakakaranas maraming pagsubok sa inyong gawe sa araw-araw, mga guys, ay yun ay parte ng ating challenges, trials that we have to be overcome. Kaya kailangan nating malampasan in order to survive different problems, different trials, and some problem to overcome in our life. Uy, Labrador yung aso na yun, ha? Labrador. Ayan. Canine. C-A-N-I-N-E. Canine. Sa mga maraming sasakyan na yan, alam nyo ba mga guys, 10% of the car volume here in Metro Manila is a grab car. So marami talaga mga guys ang sasakyan. Mga Pilipino talaga maraming sasakyan sa bantang Pilipinas. Most especially here in Metro Manila. Napakarami talaga. So, yan mga guys, no? So, kumain na ba kayo? Anong ulam niya ngayon? Anong preparation niya ngayon? Well, December 13, 2023. Aba, malapit na, ha? Malapit na ang Pasko ay sumapit. Tayo ay magsiyawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig.
Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ng kapayapaan. Oy, wag niyo na ako bertikan. Inobertikan na ako ng explorer, mag-a-attempt pa itong sasakyan. Jesus Mario, pinagbigyan lang kita. Explorer, pasalamat ka, matutuwa ka. Papuntang kanan yan, yung grab driver, mag-atempo. Ayun, tulad ng ating sinasabi, Christmas. Gusto nyo ba guys, kantahan ko kayo ng Christmas in Our Hearts? Ayun. Response. Sabihin, ayaw nyo. Traffic. So, paano mga guys? Na-proof nyo na, no? Kung gaano ka-traffic ang Bonifacio Global City. Ito, St. Luke's ito. St. Luke's Medical Center. Have a great day, everyone! As always, gabi na. Have a good night and thank you for watching Philippine Traffic. This is a Philippine traffic, the fifth most worst traffic in the whole world. The Philippines.